good morning, good afternoon, wherever you may be in the world right now. Welcome to another episode of Balling Out with Coach Cris. For this episode, we have another very special guest for you, a former St. Medard Red Lion and now one of the top guns for the Rain or Shine Elasto Painters. But before that, I would like to welcome my co-host. Kakalabas lang po niya sa bubble. Sino po nga ba kundi ang ating Ball Out founder, Cris Bautista. Coach Cris, magandang gabi po sa inyo dyan. Good evening, Brother Brian, Godfather Brian. Namiss kita, bro. Actually, kalabas ko lang ng bubble last Friday night. Medyo, ngayon lang ako na gano'n, ngayon lang medyo nakakapagpahinga kasi doon, halos pahinga din, pero nagpa-practice din kami, no? Pero na-miss ko to, yung sa mga ka-ball out, magandang gabi ho sa inyong lahat. Pasensya na, medyo natagalan yung nasundan yung episode 1 natin, yung after ni Coach L.A. Tenorio. Ito yung sumunod, no? So, kamusta ho kayo lahat dyan, ating mga ka-ball out? This time, ang guest naman natin, yan nga, former San Beda, player ko to, no? wala pa siya sa San Beda. Naging player ko na itong batang to, no? Napaka soft-spoken, hindi ko nga akalain na magiging ganito maglaro to eh. Dahil nung player ko siya sa inter-barangay, sa barangay sa amin, no? Sa Tipolo, talaga ano to eh, siya yung pinakabata sa team, pero siya yung pinakamatangkad. 16 years old siya noon, tapos 6'1 ang height niya. Sa kulitan ng team, siya yung pinakatahimik. Kaya ako, proud ako dito sa batang to kasi nung naglaro na siya ng high school sa San Beda, iba siya maglaro. Hindi ko akalain na ganun siya. Naging physical player na rin siya. Tapos, hindi rin akalain na iba. Ibang coaches na makakarating ng collegiate level, di ba? Pero I'm proud of this boy, no, of this kid. Walang iba kundi si Javee Mocon. Hello mga ka-ball out. Coach Cris, thank you sa napakagandang intro. Sir Brian, hello, thank you for having me. Kamusta ka naman, Javee? Kamusta ka? Okay naman, nandito sa bubble ngayon, kakatapos lang ng practice. Every day para kaming naka-routine. Naka-routine, naka-oras. So lahat ng gagawin namin dito naka-oras. Parang nakaka-bored din minsan eh. Pero now tuloy-tuloy na yung laro ulit. So ayun, medyo focus na kami sa mga games. Okay. Before we start, batiin mo muna yung mga fans mo at mga viewers natin. Hello sa mga PBA fans sa Rain or Shine Elasto Painters. Mga fans ko na sumusuporta sa akin ever since pa, since high school. Thank you sa pagsuporta sa akin. Tuloy-tuloy lang tayo kasi pa-start pa lang ako sa PBA. And ayun nga, thank you for supporting me. Sobrang blessing kayo sa akin. Talaga. Okay. Para malaman lang ng iba, no? Paano ka ba nag-start mag-basketball? Sino ba yung nag-convince sa'yo or nag-introduce ng basketball sa'yo? Kasi sa family ko, apat kaming lalaki. Lima kami lahat, yeah. Apat kaming lalaki, isang bunsong babae. Alam mo yan, Coach Cris. Si Papa naglalaro. Kapag nagkwento si Papa, superstar player yan. para lang paalaman ng iba, no? Si father ni JB, no? si Sir June, close ko yan. Kaklose ko talaga. Kahit dati pa, no? Ayun, sige. Ayun, si Papa nga pang nagkwento, parang umuupo pa sa area yan. Pero doon nag-start. Kasi yung, nakatira kami sa Pasig dati. Tapos yung bahay, yung apartment namin, as in katabing-katabi, basketball court, half court siya. So, kapag hapon or morning, punta kami doon, magkakapatid. Tapos doon na nag-start na umilig ako sa basketball. Tapos ang doon kasi di nila ako sinasali, ako bunso sa mga lalaki. So sila, malalayo agwat yung age namin, 2 years, 3 years, tapos 5 years.
So, hindi nila ako sinasali kasi lampa ako nun eh. Sobrang lampa talaga. Payat. Tapos, tama. Binubuli nila ako. Huwag ka na sumali. Ganyan. Umiiyak pa ako nun. Tapos, susubukay pa. Pa, ayaw ko sali. Ganito, ganyan. Tapos, sasali nila ako. Tapos, itira ako isa. Oh, masaya na ako. Bata pa ako nun eh. Pero, yung taon ka nun? Nung time na yun? Siguro, mga 7, 8, mga ganyan. Ah, talagang, kasi nagkasama tayo, 15 kaya ta, time na yan, no? Apo, apo. Kasi 17 under yung ano, yung sa Coke Hoopla, di ba? Apo. 17 under. So, 2 years bang gap yun, no, ni Kenneth? Tama? 2 years pa. O, tama. Kasi 17 siya, 15 ka ng time na yun. So, sabi ko nga, kinukwento ko nga kay Bri, no, si, nung time na yun, di ba, ang payat mo rin, eh. Sobrang diba? Payat. Sobrang oo, payat na payat talaga siya nung time na yun. Ito, yung sa ano, yung mga kapatid mong mas matatanda, sino yung kinuwento sa akin ng daddy mo na dapat player din ng FEU ba? Na kinuha rin ng FEU? Si Kuya Miko. Miko, oo. Oh. Pakalawa. Naglaro siya sa department nila, eh, gano'n lang. Alam ko, kinukuha din siya ng parang FEU for training. Naging part ng Team B. Team B ng tama. Kaya kasi engineering yata ang course niya nun eh. So mahirap yata ang pagsabayan. Para pinili niya ngayon yung na lang studies niya, which is tama naman, no? Okay din naman. Ayun, yung ano, yung sa yung panghari niyo, di ba, ano yung batatangkad to eh. Ang pinakamalit niyo si Kenneth, di ba? Opo. Naalala ko to, kinakaito ko kay Brian, yung si Kenneth, ang tawag dati doon, si ano, LeBron James, di ba? Kasi ang lakas ng katawan, tapos banger, totally different naman kay JB. Si JB kasi langking payat, medyo ano pa yun, payat-payat nga, patira-tira sa labas, yun laro niyan. Kasi since bata siya, kalaban namin, yung naging player ng UST, yung Guardia, naging, kasi after nung sa Coke Hoopla, opo, si ano? Sila, kay sila JB, kayo yung nag-represent ng Antipolo. Opo, opo. Ayun dalawa, kinuha kayo, tapos may isa pa, hindi ko matandaan yung isang ka-teammate mo eh, na kinuha nila sa atin. Mm-hmm. So, yung ano, nung time na yon, saan ka nag high school kay Kenneth before ka magbeda? Sa San Benildo, grade school and high school sa San Benildo. And then siguro kasi kapag marami kayong magkakapatid, sobrang competitive yung lahat. Competitive sa in a way na sa attention, sa pagkain, sa regalo, mas maganda yung regalo ni Papa sa akin, ganyan. So doon talaga nag-spark yung hili ko talaga maglaro, yung passion ko sa game. And then nung etong high school, di ko inaasahan eh, kasi high school parang hobby lang talaga sa akin basketball eh. Wala akong idea about juniors, seniors, ganyan. Wala talaga akong idea. Alam ko PBA, pero di ko alam na may mga ganun. Oh, dati, naalala ko pa nga dati. Ano to eh, sa para malaman lang ng iba, no? Hindi si JV, ito yung hindi problema ng magulang sa pag-aaral. Minsan pupuntahan ko sa bahay yan, kamustahin ko doon. Si JV, tasa si JV, nag-aaral, coach, ganyan, si Kenneth, nasa labas yan, ganyan. Si Kenneth kasi ano eh, parang dito, talagang basketball talaga, no? Daman talaga ng court eh. Saka, honor to, Brian. Honor yan. Kahit sa Benildo, honor yan. Yan ang lagi pinagmamalaki sa akin ng fad ng parents niya. Tama ba ako? Patring Beda, di ba? Dave? Opo, sa Benildo. Oo. Honor yan. Magaling. Yun. Balance mo. Patient and athletics na balance mo. Hirap to na. Opo. Pero yun nga, sabi ko, dati kasi parang hobby lang sa akin yung basketball eh. Hindi ko naisip na magiging magiging career ko siya. Tapos nung paglipat ko na sa Beda, actually nung San Benildo kasi may sumasali kami sa mga iba't ibang liga. And then may kumausap sa akin mga ibang coach sa ibang school. Sabi, "Uy, we want to get you." Ganito ganyan. So sabi ko, binigay ko yung number ko. Tapos naging tayo, wala nangyari. Binigay ko yung number ko, umuwi kami. Tapos sabi ko, wala nangyari ah. And then after nung school year na yun, nung summer, doon na, sabi ko, ako nag-initiate kay Papa. Namad ka pa. Punta tayo ba't ibang school, tryout tayo. Tapos yun, doon na nag-start. Dumaan ka pala dumaan ka daw ng Green Hills. Nasa Green Hills. Dumaan lang, tapos
di talaga nag-tryout eh. Parang may ginawa ata. Oh, nga. Pero nung time din wala pa ako sa Lasal Green Hills eh. Wala pa nga. Oo, pero after 2 days, tsaka ako napunta na Lasal Green Hills. Tama? Oh, Thursday na kayo pumunta, nag-start naman ako sa Green Hills, Saturday. The following day, tumatawag ni daddy mo, proud na proud, sabi sa akin, Coach, yung bata mo, San Beda na. Nagulat ako kasi nung time niyan, dapat tatawagan pa lang kita. Tatawagan ko pa lang kayo para nga sabihin na nasa Lasal Venus na ako. Pero late na dahil committed na kayo rin. Ngayon, okay na sa akin yun. Sabi ko, wala problema. Kung nag-commit na, eh, tuloy na. Kaya, yun, nagkikita tayo sa San Juan, ano na, San Juan Arena, di ba? The Field Oil. Doon kami nagkikita, nagkakakwentuhan minsan sa labas, parents ni JV. Very supportive ng parents yan. Wala kang masasabi talaga. Basta may game, nandun lagi yan. Kung may work, absent para lang makapanood. Opo, every game. Every game yan. Sa ano, sa San Beda, sino yung pinaka-close mo na player sa San Beda? Si Robert Bolick. Si Robert. Kami talaga magkasama nang lagi. Sobrang kulit niyan eh. Si Robert player. Kailala niyo po si Robert eh. Oo, sa Lasal Venus naman. Player ko naman siya doon. So at least no, at alam ko sa totoo lang no, ano nga eh nung unang taon ni JV, siya parang nung Field Oil yata yun eh. MVP ka ba noon, JV? Tama ba? Apo, Field Oil. Apo sa Tapos Rookie of the Year ka nung season na ng NCAA. Ay, hindi po. Nag finals MVP. Finals MVP, tama. Apo. Pero nung Field Oil ikaw ang MVP. Ako po MVP. Ganun yung impact niya sa ano, sa San Beda nung unang taon niya doon. Pero nung unang taon mo, may residency pa? Wala naman, ano? Nag-residency po ako for 1 year. Okay. Hindi ko naalala yun. Si loaded din po sila noon eh. Sila Abarcar, Tongko, Tolentino. Dahil po nila. Tama. Pag alis nila, yun. So, napaganda rin, ano? Kasi at least doon sa Team B, nabigyan ka ng mas magandang exposure din, experience, at least pagdating mo ng NC, hindi ka nabigla. Opo, totoo po yan. Diba? Yung mga mini, pang mga pocket tournaments sa Sinali yan na malaki. Yun. Coach Bri, Sir Bri, anong tanong ka? Question ko sa'yo, Coach Cris, tsaka kay JP. Nung nagharap kayo, di ba, Lasal ka, San Pedro, sino nanalo sa inyo noong time na yun? Yun nga alam ko eh. Kaya kasi dapat advantage sa iyong coach eh. Kinala mo siya. Ano eh, di ba sumasakit ulo mo kay JP noon? Ay, hindi. Napakabait na. Pero sa game, talagang iba. Iba talaga maglaro si JP sa game. Ano na siya eh, nag-mature. Nung time kasi nga sabi ko siya na magkasama kami. Pero alam ko, correct me if I'm wrong, Jake. 2011 yun, ano? Magkasama tayo sa Kukupla. Tagal kasi na, wait lang. Nag-start ako sa Lasal, 2011. Hindi, mga, ano, 2009? Hindi. Mga 2010 po, 2010. Noong tapos, kailan ka naglaro ng yung first game mo ng NC? Yung first year mo, 2011, 2012? 2012. Kasi noong 2011, yun yung residency mo. Apa. 2011, yun yung pumasok ng first time ang Lasal Green Hills sa finals. Yun yung first year namin. Kaya alam ko 2011. 2012, dun ka na pumasok. Hindi ka pumasok ng finals na. Parang third place lang yata kami noon. Apa. Yun ang ganda rin na pinakita ni Jake noon. Katulad ng sabi niya, di ba? Nag-finals MVP siya. Para siyang hindi rookie. Mhm. Maglaro. Kaya nagulat din, nagkikita kami, yan tatapit lang sa akin 'yan, pero pagdating ng game, wala, seryoso talaga. Hindi ba? Suplado na nga 'yan eh. Hindi lang coach, tahimik lang talaga ako nung high school kasi ang dami nangyari sa akin eh. Dami nang nangyaring change sa buhay ko. Kailangan ko i-adapt like bagong school, wala akong kaibigan. Oo, tama. It's talagang sobrang tahimik lang ako. Wala akong kinakausap sa kanila. Hindi ko nga alam bakit. Mahihayin kasi talaga ako. Yan. Oh,
kahit naman doon sa game natin, talagang hindi mo makausap yan. Pag after ng game, team bonding, kakain kami, siya lang hindi nagsasalita. Tahit nagkukulitan eh. Opo, totoo, opo. Totoo yun, totoo yun. JV, sino yung ano, parang talagang nag-handle sa'yo, yung talagang kumuha sa'yo, yung kumausap sa'yo to get into San Beda nung time na yun? Sabi ko nga po, walk-in po ako, pero yung time na yun, si Coach Britt na kasi nag-handle nun eh. Okay. Si Coach Britt. So, si Coach Britt yung kumausap sa akin, ganito, ganyan, yung mga offers niya. So, yun, sabi ko, okay naman. So, doon kami napunta. Oo, oh, wala si Coach Britt. Yun, mabait yun, mabait si Coach Britt. Siya pala yung... Opo. Yun pala yung coach. Look, Cris, mas mabait pa yata sa'yo yun. Ha? Mas mabait yata si Coach Britt. Mabait yun. Kailan kayo, kaibigan ko rin yan. Kaibigan ko rin yan. Eto, Jave, merong tanong dito, no? May question sa'yo. Ano rin to? Bedista. Si Lemuel Tan. Tanong niya, ano yung na-feel mo nung first game mo sa PBA nung rookie ka? Kasi, di ba, from college, napunta ka agad ng PBA, yung unang-unang game mo, nakasama pa mga veterano, ano yung na-feel mo kagad nun? Siyempre, kinabahan po ako. Pero, alam ko po sa sarili ko, ano eh. Kasi, lineup nung draft namin, mabibigat, yung top 3, natin yung top 3. Tapos, ako, buong career ko, I'm always under the radar. Parang underdog ako lagi. So, yun yung inisip ko lagi. No pressure sa akin. Nasa kanila lagi yung pressure. Kasi walang mata nakatingin sa akin. If I do good, hindi magulat sila. If I do bad, hindi, wala lang. Parang normal lang. So, yun yung mentality ko nung first game na yun. And then, ginamit the same ka agad? Ginamit ka nun? Opo, ginamit ako. Magandang pinapakita ko nung practice. No rookie? Eh. Ah, talaga. Nakikisumabay ka na rin. Nakakasabay ka sa kanila. Okay. Yung ano, aside sa basketball, ano pa yung ibang sports mo? Dami ng sports ng bata eh. Chess, volleyball, baseball. Ano pa ba? Yun lang. Sa soccer pa minsan eh. Ay, magandang kung sumuging ano, sa maging a good basketball player, mag-football ka rin eh, di ba? Mag-soccer ka kasi diyan din yung ano mo. Maganda rin 'yon. Ganda rin. Halos lahat pala, dinaanan niya. Para kasi patrimonyo, nagsimula sa chess eh. Oh, pero ano lang, mga laro-laro lang, hindi talaga po ano. Ako. Okay. Yun, coach. Yan. Yung ano, dung sa, di ba, rookie, nasabay mo, veterans, no? Like nga sina Big Bo, sina James Shop ba, nakasabay mo doon? Oh. Opo, James Shop, Big Norwood. So ano yung adjustment mo? Adjustment po as a rookie to a veteran players. Ano ba eh, hindi ka naman ba nila binubuli o hindi ka, sinabi niya, tawag mo mga kuya, di ba? Ako po mga kuya. Siguro nung first day ng practice, na syempre pakitang gilas po ako. Na-starstruck din ako sa kanila eh. Nakita ko si James Yap, Gabe Norwood. Tapos dumating si Kuya Bo. Si Kuya Bo kasi parang may aura na, parang suplado, parang ganun. Saglakad siya din. Parang ano, wala siyang inaapiran. Ganito ko dito siya, si Kuya Bo. Tapos nung nag-start na yung practice, sobrang kulit nila lahat. Kaya yung pag-adapt ko sa yung mga veterans sa buong team, madali na lang kasi parang ano eh, minelcome talaga nila ako. Ni sila Coach Caloy, yung mga coaches, di ba players. Sa bagay. Number ano ka ba sa pick? Overall? Number 6. So mataas din na, mataas din, no? So, first round. Oo, mataas din. Siyempre, since mataas yung draft sa'yo, talagang gusto ka ng team. First round, di ba? Actually, ang sabi ni Coach Caloy, I mean, yun napansin ko rin, nagulat sila na bumagsak ako sa Raynor Chance sa number 6 kasi akala nila number 4 ako or 5. Kasi if alam niyo, may nangyari po nun, may mga trades na nangyari. So, iba't ibang players ang kinuha nila. Sino ba kasabay mo nun? Sa draft po? J. Perez, Robert Pollock, Ray Parks, Travis Jackson, Paul Desiderio, Don Quinto. Malakas nga, mataas, talagang
So, malakas yung kasabay mo rin. Malalim din yung draft. Oo, malalim din talaga. Right. Hindi ako, alam ko na kwento ni JB to doon sa isang show. Pero ewan ko kung alam mo to, coach. Di ba meron kayo din na ng initiation? Pakikwento mo nga ulit. Tatawa talaga ako. May initiation. Sorry. May initiation kayo, di ba? Parang tinanong sa inyo nun. If you had an initiation nung kasi bagong player kayo sa Rain or Shine, meron, di ba, may kwento ko, may pinagawa yata sa inyo? As a rookie? Yun ba yung pinainom? Oh, yun. Natatawa ako. Ako, yun. Ayun talaga. Kapag rookie ka, lalasingin ka hanggang blackout ka talaga. ganun nangyari sa amin ni JJ Alejandro, siya kasabay ko rookie. Ano to? So, doon team building? Team building. Sa union kami, team building. Tapos ayun, talagang sunod-sunod yung shots. Nakabantay pa sa akin si Joel Ponferrada katabi ko. Ayaw ko layuan. Pero walang coaches. Ano ba? Walang coaches nun. Wala po, kami lang. Kaya players lang talaga. Opo. Si Kuya ano, Boyo mo dyan. Hard. Aluhalo eh. Hindi ko maalala. Pero hindi ka umiinom. O umiinom ka rin? Paminsan. Madalang po eh. Madalang umiinom. Magminsan ka lang umiinom. Kawawa po talaga. Oo. Sa dalawa kayo, ang tawag ito, blackout. Dalawa po kami blackout. Binuhat na lang kayo pa uwi, papunta ng room. Si Gabe Norwood yung nangbuhat sa akin, punta ng room. Hindi ko na maalala talaga, hindi ko na alam paano ako naka-uwi. Pag-isip ko, nasa kwarto na ako. Ano nangyari? Well, buti hindi kayo pinarape. Hindi naman kayo pinarape. Ay, hindi. Baka wala kang na-rape na pala. Pero nung pag-isip mo kinabukasan, anong inalasta ka? Paano sinabi sa inyo ng mga team? Wala, tawa lang tao pagkita sa akin. Kasi nag-record sila eh. So may mga videos. So pinapakita sa akin. Nangyari pala yun? May ganun pala nangyari. Hindi ka talaga maalala eh. Ayun nga. Pero yun nga, tawag ito. Yung sa PBA, alam mo, nakikita ko na si JP yung sa mga tops eh. Nung isa, paborito-paborito ka nila, nila Bo, nila James Chap. Grabe kayo mag-alas ka, nakikita ko. Parang favorite na favorite ka. Ganun ba ka solid? Ako, makulit kasi yun eh. Ako naman, tahimik lang ako. Tapos bumabanat din minsan. Kaya pag bumabanat ka minsan, babawi ng ano yan, times 10. Sila Kuya Bo. Yan, si Kuya James, close kami yan eh. Lagi kami nag-aasaran yan. Talagang araw-araw. Lokohan lang. Oh, nakakatuwa yung bonding nyo. Yung tutuwa sa kanila, Coach Cris, yung trainer. Iba-iba yung bonding. Another questions, no? Galing kay JV, kay Coach JV Villena. Sa tingin mo, JV, ano yung kailangan pang improve sa game mo? Siguro kasi if you watch me since college, talagang improvement ko steady eh. Yun yung kasi every year ginagawa ko, ina-assess ko yung sarili ko. Sabi ko, babakulang ko, saan ako malakas, saan ako mahina. Mm-hmm. So every year talagang steady yung improvement. So, as of now, siguro slowing down the game more. Yung mga reads, na yan, yung anong depensa na kalaban, anong offense na kalaban, yung mga ganun, kailangan ko talagang matutunan pa. Di ba, Jake, nung time natin, center ka namin, since kayo pinakamalaki, no? Tapos nung sa Beda, you play stretch 4, right? Tama ba? Nung high school, centro pa rin po, and then sa stretch 4 na. Oo. Tapos nung college ka, 4 na po. 4 pa rin, di ba? Minsan ginagamit ka as 4. Ngayon, ito sa PBA, syempre, hindi ka na pwedeng mag 4. Ano yung ginawa mo? Kasi nakikita ko, wing ka na, naglalaro ka na ng 2 and 3, right? Opo. So, ano yung preparation mo? Ano yung extra work mo para, syempre, kailangan magkaroon ka na ng pukul. Diba? Dati, ang laro mo, big man sa loob, banger. Pero ito, iba na. Iba yung transition bigla. Yun nga, sabi ko nga po, every year, ina-assess ko yung sarili ko eh. And then, lagi kong iniisip, ano ba ang goal? Goal is to play in the PBA or play in the Gilles team. So, ginawa ko,
paano ako makakakuha ng slot sa team na yun, sa kung anumang team na yun. So, ginawa ko. Eh, inisip ko, di naman pwede mag-big man kasi undersized ako eh. So, I have to play guard. So, at I think sinabi ko na to sa isang interview, hindi ko maalala. Sabi ko kay Coach Boyet on my last year sa college. Like, Coach, kailangan ko maglaro ng 3 kasi yan yung lalaruin ko sa TV. Tapos sabi niya, sige, try natin yan. Tapos tinry namin nung Phil Oil. Pinaglaro niya talaga ako ng 3. Siguro may mga number of games. Naglaro ako. Hindi maganda pinakita ko. Sobrang daming turnovers. Pagdikit na yung laro, papasok pa rin niya ako sa 4 kasi kailangan pa laruin yung iba. And then wala rin 4 na alam mo, kapalit sa akin na steady. So, ang ending sa NCAA, 4. 4 ka pa din. 4 pa rin. Pero, yun, kapag nagpa-practice ako, pinapractice ko yung dribbling ko, watching a lot of videos, mga PBA players, kung sino mang players na, kung paano yung reads nila, o paano sila gumalaw as a guard. Yung shooting mo, gumanda na rin yung shooting mo ngayon, di ba? Kasi kailangan mo talaga yun. Unti-unti talaga. Napanood ko nga eh. Sabi ko, gumanda na rin yung shooting mo ngayon. Laki ng ginanda. Kasi dati, more of, tsaka ang maganda ron, sanay ka na magbanggaan dahil galing ka ng big man eh. So pagdating mo ng PBA, hindi ka na mabibigla kahit nasa wing 2 or 3 position ka, hindi ka na masyado mabibigla. Yeah. Ayun nga po, sabi nga nila, yung guard, yung big man skills ko nagagamit ko sa ngayon sa PBA. Pero the same time, sobrang nag-iisip, parang nung before ng draft, iniisip nila, kasi maraming players na galing 4, naglaro ng 3 na hindi maganda pinakita, like Nico Talba, tapos yung mga iba't ibang players pa. Tapos, yun yung iniisip din nila sa akin. Pero, nung napakita ko yung first year ko, na kaya ko naman pala, may pagsabayan sa mga guards, kahit I played big man. Nag-iba na rin yung isip ng mga tao. Nung naglaro ka ng last, Brian. Balik lang ako, Coach, yung kanina. Kasi, ang nasabi ni JB kanina, nung when he started, basketball was more of a hobby to you. Tapos biglang, all of a sudden, decided to pick it up seriously. What sparked that? Kasi sabi mo, nag-try out kayo bigla. That was that summer. Pero ano talaga yung nag-spark sa'yo na to pursue it seriously? There's 2 things na nag-spark yung passion ko to yung path ko, sabihin ko na ito yung career na gusto ko. Una-una, yung sinabi ko na may kumuha sa akin during, sa binild ako, may lumapit sa akin na coach. Sabi ko, kaya ko pala to. Kasi nakita yung potential ko. And then yung pangalawa, alam ni Coach Cris, di naman kami mayaman. 5 kami magkakapatid and we're all studying sa private school. And then yung opportunity to help your, to help the family, to help your parents, have a scholarship, and then yung mga iba pang benefits na makukuha ko. Malaking tulong for my family. One time nga, Brian, no, share ko lang. Yeah. Nagpunta kami ng wife ko sa SM. SM sa Masinag. Nakita ko yung father niya, tsaka yung parents niya. Tapos, kakain kami, andun sila. Tapos, dinawag niya ako. Ano mo yung saya ng parent nung sabi sa akin, Coach Cris, iba na talaga pag college kasi ganyan. Alam mo ba, galing kami sa ganito, kinausap kami ng AU, nakapag-meeting sa amin. Tapos ganito, nag-meeting kami, minute namin, yung mga ibang school. Yung talagang yung interesado sila kay JV, ganyan-ganyan. Yung alam mo yun, yung tuwa ng magulang kasi, di ba, sila, sarili lang sila sa mga ganon, sa mga high school, nood-nood lang sila. Pero pagdating ng college, yung anak, sila na yung dati, di ba, kaya si JV na nga nagsabi na nag-decide na sila na pumunta sa mga school, mag-ganap na para mag yung one step forward na hindi na lang sila sa dating school. Ngayon, sila na yung tinatawagan. Diba? Iba yung feeling, kaya makikita mo yung parents niya. Talagang tuwan-tuwa sila. Sabi nga, swerte nyo kasi ayan, at si JV na andyan na. At least, ayan, nasa San Beda, di ba, maganda yung pinakita niya doon.
Jake, natapos mo na ba yung ano mo? Degree mo? Actually, graduating na ako eh. So, waiting na. And then, talaga tinapos ko talaga last year. Tapos, nangyari itong pandemic. So, di ko alam if tutuloy ng San Beda, if online lang yung awarding ng ano ng diplomas. So, waiting lang pa rin ako. Pero tapos na ako. Tapos na talaga. Waiting na sa degree. Medyo tumagal ka lang dahil nga sa basketball. Dahil hindi ka naman pwede bigyan ng full load that time. Opo, kasi, nagfo-full po kami every year. Full yung first, grabe po yung first and second year ko. Kasi, galing pa ako Antipolo. So, mag-practice kami ng 7. Alis ako maaga. Eh, alam niyo naman po doon, Coach Cris, sobrang traffic. Sa kanila kasi, bago dumating sa sakyan, sa Vermont eh, doon pa lang sa Masinag puno na. So pagdating sa subdivision nila, wala ka na masasak unless may bumaba. Opo, commute pa po ako noon. LRT. Tapos may dala akong may dala po akong dito na yung mga teammates ko. Dito talaga sa bubble. May dala po akong pang practice, libro, isang bag ko. Punta ako morning and then afternoon start na ng class yun, 12. 12 to 6 na yun. Tapos uuwi. Tapos ganun ulit. Same day. Next day, same routine. Pero saan ka na? Sa Taytay na? Ito sa ano po? College, sa Beda. Sorry. Nung nasa high school ko pa lang, sa Taytay ka ba? Hindi, Antipolo pa rin po. Uwian po pa sa family. No, yung sa Beda Taytay? Ah, Beda Taytay. Opo, doon na po. Pero hindi ka nag-dorm? Hindi po ako nag-dorm. Huwag kang hirap din ang biyahe mo nun? Opo, hirap din mo. No? Kasi bababa ka mas na sa maraming, mo. Mas maraming sakay po. Ayun, opo. Mas mahirap yun. At least just sa San Beda, isang hanggang LRT, okay na. Diba? Pero yung... Doon na po. Ang grabe din yung dinaanan mo, no? Para ilang taon ka rin sa Beda? 3 years ba? 2 years? 3 years po. Okay, so, mo? High school. Okay. Iba din, di ba? Iba din yung dinaanan mo doon. Opo. Right. So, hindi. Tanong na. Pasok. Kasi nung huli tayo nag-usap, JB, I think that time, wala pang PBA na, wala pang plano about the PBA. Tapos, biglang yun nga, nagkaroon ng bubble na, kumustahin ko lang, nanibago ba nung first game mo after a long while nung nagsimula yung bubble? Nanibago ka sa laro mo? Yung start ng first PBA game? Or yung practice? O, practice na lang muna. Opo, nung practice syempre. Kasi wala po talagang court eh. Minsan kami, Kuya Kenneth, tatakas po kami kasi nilalock po nila yung court dito sa Vermont Park village namin. Tatakas po kami yan. Tapos lalaro kami pag-aapon. Isang beses nga po may dumating na ano na mga tanod. Barangay. Ay sir, bawal po mag... Ako naman, baka tumalikod agad ako kasi baka makilala ako eh. Kasi nagpipicture-picture ko eh. Hirap yun. Matay tayo dito kapag ano. Sana, pero ano lang naman, nagsushooting-shooting lang kami nila kuya. So. Sana kinatok mo si J-Boy. Tapos, doon po kami nagpa-practice ng pangasunod na araw. May sarili siya first. Bro, Apo. So, unang laro mo, yung first official game ng Rain or Shine. Kumusta naman? Ano mo, nag-struggle ka ba? Hindi mo okay naman po kasi nag-player of the game. Player of the game? Okay naman po. Ano mo ng game mo? Player of the game? Mukhang hindi naman rusty. okay. So, apo. Kaya na pala. Kasi yung mga nakikita ko, nababasa ko, yung iba, parang talagang they were struggling to get fit. Kapag ang daming out of shape, yun yung nababasa ko. Opo. Kita ko rin naman po. Pero... Ayun, yung dito lang makikita siguro yung professionalism eh, ng mga players kung paano nila maintain yung condition nila. Yun, hindi ko alam yun, napahiya pa. Hindi ako alam dito. Yung ano, pag may game ka, di ba, alam lang natin, ang crowd favorite is Ginebra, di ba? Na-experience mo na ba yung inaano ka ng Ginebra fans? Yung tapong inaalas ka kanila? Hindi naman po kasi kapag kalaban namin sila, si Bo yung inaalaskan nila lagi. Lagi si Bo.
Kasi Cebu, mapangasar din po. Namamaril yan eh, di ba? Lagi madalang rin. Shotgun. Pinasahin niya pala ako. Na-experience mo na ako, ano, pag-bench ba? Isang game na hindi ka ginamit? Wala akong magawa. Sa Beda po, sa college. Nung buong first year ko. Hindi ka pa masyadong siguro, 10 minutes lang ako. Buong season? Buong season po. Bangko po talaga. Okay. Oh, alam mo kaya ayaw ni... Ang sabi ko nga, yung kay JB, napanood ko ang laro, nakikita ko, it's JB and Ray ng bata who's bringing the team. Parang, itong dalawang batang to, sila ngayon yung parang, for me, you are the new face of Rain or Shine now. Mm-hmm. Ano mo yung sabi mo doon ng table? Siguro, di ko pa rin po kasi kinoconsider na ganun po eh. Kasi Rain or Shine is consist of mga veterans and mga young players. Kami lang po ni Ray. Siguro, ang tingin ko is kami yung leader ng mga young players. Mga bata, no? Pero hindi pa rin po talagang face ng Rain or Shine. Pero kasi nandiyan pa rin po si James Sapp, Bo Belga, Gabe Norwood. Pero iba-iba yung level of confidence that you're showing. Parang, ewan ko, for me, parang po ito na yung mga papalit kila, ano, kila James eventually. Actually, ikaw nga yung ginugroom. Si JB talaga yung ginugroom nila. To replace James Sapp at some point. Sa dito sa ano, yung sa every game mo JB, meron ka bang rituals? Siguro ang pinaka-ritual ko kumakain ako ng Kit Kat start ng game tapos half time. Tapos maka-routine ako buong game day. So gising ng ganitong oras, basta may buong ritual ako buong game. May ganun players talaga no? Meron mang player na okay lang sa kanila, no? May mga players na meron mga rituals talaga eh. Iba-iba din po talaga. Manood ng friend. Kinukulit dito muscle. Serious? Sino ba yung mga ano ba, kagsama mo sa room? Oh, dito, pakita ka. Si Ryan Aranya po, nananakot na naman eh. Bastos talaga yung bigbig po. Pero ang sarap kasama ng mga veterans, di ba? Kasi wala ano eh, lalo yan, di ba? Iba din yung sa bubble. Laro mo sa, ako galing ako ng bubble, di ba? Nakasama ko doon yan si Amboy Raimundo, si Marvin Hayes, si Carlos Calambre, yung pinakabata, si Paul Sanga. So, isang room lang kami, hindi na kami naghiwa-hiwalay. Kasi dapat ano lang eh, three pair room lang eh. So ginawa namin, nagsama-sama lang kami, kahit masikip kami doon. Iba yung naging bonding din namin eh. Tapos may iba pa yung pinanggalingan ng teams. So parang mamimiss nga namin pag paglabas eh. Parang ganyan din sa inyo, di ba? Tinan mo, kulitan, di ba? Pagdating sa loob, ako kulit. Diba? Sobrang kulit po kasi magkakadikit lang yung room eh. Tapos wala kang gagawin. Hindi, mag-usap, bakit ulit? Mag-usap nga ng kwento eh. Lalo kayo. Iba rin malalaman sa mga ano eh, mga teammates mo eh. Tama. Ito si ano, Kuya Ryan, maraming tinatago. Pero ayoko lang sabihin. Pag dinam. Off the record na lang, mama. Ano ba yung mga activities dyan? Katulad dyan, di ba? Kung wala kayong practice, di ba may mga ano rin dyan, may mga swimming pool din, nakag-swimming kayo, allowed kayo mag-swim? Kapag may gym time namin, pool time din. So, sabay yung pool sa gym. And then, pwede kaming, bumaba, may ano dito eh, pwede mag-billiards, mag-darts. Pwede maglakad sa labas. Maganda naman yung itsura ng labas, mga nature. Pero siyempre, ano pa rin eh, di ba? Iba pa rin yung regular eh, no? yung normal na talaga, di ba? Ang pagkakaiba nyo lang kasi, ano eh, going to venue, ilang minutes ang travel nyo? 10 minutes lang ba? 10 minutes? So, nasa loob kayo ng Clark, tama ba? Apa. Ang AUF is nasa
stash ko yun. So 10 minutes pa. Pero ano yun? Yung, tama ba yun? Yung bus hindi pwede pumasok sa school? Ano ba? Yung bus nyo, di ba nakabus kayo? Apo. Oh, going to venue. Hindi pwede pumasok yung bus sa loob lang. Kasi parang nakikita, parang sabi lang, hindi ko nakikita, no? Sabi lang nila, parang may mga nakakalapit to na fans. Wala naman. Kasi po yung entrance, may gilid po ng building. Uh-oh. So pag sasakay ka ng bus, ayun, may mga tao doon. Minsan may mga tao. Pero may mga, ano naman po. Hindi nakakalapit. Hindi naman nakakalapit sa inyo. Hindi naman po nakalapit. I think yung kay JDV, hindi ko lang ano nangyari kasi Hinebra eh. Hindi lang siguro okay. Na-control. So, yun ang anong plano ba? Anong balita? Ang balik ka ba? November 3? Bukas pa ang game? Apo. Tomorrow po. Tomorrow. Meron na. Ang game nila. November 3. Wednesday. Basta po. Quadruple header. Four games? Four games po. Pero kasi mo so short eh, no? Yung time eh. Di ba, ano, recently na parang natigil yung game? Postponed. Apa. Na, ano, I think parang may inaayos yung mga protocols. Tapos, until recent, yesterday or the other day, sinabi na itutuloy pala, it is Tuesday. Yung sa ito, di ba? Mm-hmm. Tapos po yung games. Anong lumalaro sa isip mo noon? Tapos what were you guys doing during those times? May game po kami nung day na yun eh. Mm-hmm. Yeah, tapos kinatil nila. Mm-hmm. So, ginawa namin is, wala, nagpahinga. Nagpahinga lang po kasi kinabukasan tuloy pa rin yung practice namin eh. So, di namin iniisip yun. Yun nga, we just control what we can control eh. Pero yung part na yun, wala na sa hands namin. So, dito lang kami. Nag-workout. Nag-workout kami nung hapon. Tuloy-tuloy pa rin yung ano namin, yung routine namin. Hindi kailangan makikita. Kailangan stay healthy at stay ano pa rin kayo. Hindi nang pwedeng na-postpone yung practice, yung game, tigil din kayo, di ba? Opo, ano to? Patibayan dito sa ano, PBA bubble talaga. Totoo. Yo, ganda na yun sa amin eh. Na-experience namin yan sa 3x3. Nalaro kami ng minimum of 2 games. Tapos maximum of 5 sa isang araw yun. Tapos, opo, grabe. Nakita ko nga po, grabe. Saka iba rin yung physicality ng game ng 3x3. Na-experience mo na ba maglaro ng 3x3? Opo, nung sa mga collegiate yung naglaro po. Nagpa-train nila. Nakapagod, so, sobrang nakapagod. Oo. Oh, at least sa 5-on-5, pwede ka pa mandaya eh, di ba? Dito, hindi. Hindi pa tuloy-tuloy yung 3x3. Oo, tuloy-tuloy. Right. Hindi, yun nga. Yun nga, tatanong ko dapat coach sa'yo. Di ba, ikaw, tapos mo lang sa bubble eh. Baka pwede mong i-share, what was the experience of being in a bubble for how many 2 weeks? Yeah, weeks pa kayo? Ako, 2 weeks. 2 weeks. What was the experience of, ano, there? Sa bubble, mas safe, no? Kasi, like, yun nga, ano, hindi kami nakakalabas, no? Ang difference lang ng sa amin, no? Yung venue namin, nasa inside, no? Inside the spire, Hindi na kami, yung lodge, yung hotel namin is katabi lang nung gym. So, pero ganun pa rin, yung safety protocols, we have to follow that, no? Yung naka face mask, naka face shield. So, ganun. At least ano lang kami, mas safe. Kami rin, ang feeling ko, mas safe ako pag nasa loob ng bubble kesa yung nasa labas kami. Pero at least kayo, napakita nyo, di ba? It can be done. Mm-mm. Tsaka during our time, wala namang nag-positive, no? Wala namang nag-ano sa amin. Wala namang nag-positive. Yun ang magiging maganda. Sa inyo, JB, sa inyo, yung, di ba, you have a lot of free time. Kumbaga, anong ginagawa niyo sa free time niyo? Kasi yung dating nakausap ko sa mga chok, sila kanya-kanya raw dala-dala ng mga ano, gaming console, sila game, ano nila. Kaya, sa inyo, ano yung pinagkakaano diyan to buy your time? Ako po, may dala akong Switch gaming console din po. Tapos may dala akong Apple TV para makakonect sa Netflix. Tapos, yung iba, may dalang gitara. Iba-iba po talaga eh. Ibang libro, pagkain.
Mga snacks. Tapos minsan, iba tulog lang. Mm-hmm. Di ba nagbibenta raw si Bo? Alam ko, di umitin. Apo, si ano, sila ni Kuya Ryan. Ah, seryoso talaga yun? Meron talaga sila? Apo, mga ano eh, bra out po talaga itong mga ito. Hindi mo ikaw bra out ka. Hindi naman tubong lugaw siguro. Ano daw eh, pag kailangan daw, pag bumili ka, exact amount lang, di ba? Dahil pag may screen down, hindi na binapalik. Bra, malaki po. Malaki po tubo dun sa kanila. Parang di po matagal sa PBA eh. Dami-dami pera, puro libre ang hinihingi. O yan? Pero, keep in touch with your girlfriend, your family, even you're there, you still keep in touch with them. Oo naman po. Yun nga, marami namang oras eh. So, video call lang. Family. Siyempre, nakamiss din yung ano eh. Yeah, araw-araw sila makita. Kasi ako, kasama ko yung parents ko, yung mga kapatid ko sa isang bahay. So, nakamiss talaga. So, what do they... Suffer pa rin ba kayo? Sorry. What do they tell? Okay. Kung baga sinasabi na sa'yo parate eh. Ano pong sinasabi sa akin ng family ko? Family mo or girlfriend mo, kung sino may nakausap. Mag-ingat lang. Ingatan yung sarili. Yung mga ganyan. Galingan maglaro. yun, panalo mo lagi. Mga ganyan. Mga words of encouragement, motivation. Si ano, nasa Vermont pa rin kayo? Apo. Ah, okay. Tapos, ano, no, balik tayo. Si ano, si Ken, no? Siyempre ako, alam ko naman, kahit ikaw, happy ka rin, no? Narating ngayon ni Ken, no? Nagulat din ako, no? Nabigyan siya ng break, no? Sa MPBL, di ba? Yun. Itong last season, itong season na to, di ba? Ano pa, sorry? Ano po yung tanong? Hindi, yung kay Ken, kay Kenneth. Opo, nakaka-proud po yung journey niya, sobrang... Oo. Sobrang nakakalungkot nga minsan po eh pag iniisip ko, pero nag-persevere po siya. Ayan po yung kinalabasan. Talagang iba't ibang school, iba't ibang lahat pinasukan niya. Oo. Alam mo, nagkukwentuhan nga kami ng daddy mo dati. Sabi niya, Coach, sama natin daddy rin si Ken. Coach, meron ka ba dyan ng college? Sama mo na si Kenneth, ganyan. Kasi ano eh, at least, pero tumagal sa San Beda. Nasa team bilang siya, pero tumagal siya, di ba, sa San Beda. Opo. Oh, tapos ang unang taon niya parang sa Makati muna siya, no? Makati. Oh, pero dito siya nabigyan ng break sa Davao. Davao po talaga. Oh, kaya nga eh. Ako proud din ako sa ano sa utulman niya, no? Kasi siyempre I'm sure yung parents mo ganun din dahil dati hindi ikaw ang problema eh. Ang problema si Kenneth eh, di ba? Saan pa mag-aaral si Kenneth? Saan ba nagaan yan? Apag ganun yung kahit yung father mo, pagkausap ko dati eh. Ganun eh. Apo. So, sobrang blessed nga po talaga na ganun yung nangyari na binigyan siya ng break ni Coach Don Dulay, former assistant coach din namin sa Reno Shine. Okay. Ah, kaya siya napunta rin doon dahil... Apo, hindi. Sabi ko sa kanya, may tryouts yung Davao, tapos pumunta siya. Hindi rin dahil po sa akin, hindi rin dahil coach ko si Don Dulay. Nakita yung potential. Saka nakita rin naman eh, tumagabit siya, kahit crucial, nagkagamit talaga siya. Opo, yun po. Nag-perform naman. Hindi pwedeng sinabi, kinuha siya dahil sa'yo eh. Di ba? Kasi kung kinuha siya dahil sa'yo, hindi rin siya nagagamit. Ayan, gamit na gamit din siya. Hindi naman po ako yung naglalaro dun. Ano? Sorry naman po. Hindi naman po ako yung naglalaro dun. Oo, tama. Perform. Pero magaling din talaga si Kenneth, kahit dati naman magaling yan. Opo, kung skills lang po talaga. Oh. Ibang klase. Ang layo ko kay Kuya. Oo, dati talaga. Totoo yun. Okay. Ano ang magandang pwede mong iyan? Kasi you had the journey, JV, no? Ano advice mo pa? Ano ba? Anong... What's the best advice you can give to young rising stars who want to also succeed in basketball? Siguro, masabi ko lang, ang lagi kong
motto na na quote na lagi siya sabi sa sarili ko ever since college is great things take time. Great things take time. Kahit kahit gaano kabagal yung kabagal ng progress mo, gaano, kahit gaano kaliit, as long as you're moving forward, yan ang importante. And don't just work hard, work work hard intelligently, work intelligently. Kasi work hard di lang working hard na dyan na yan eh. Pero may mga bagay kasi na kanyar, kailangan mo din magka-mentor. Number one, kailangan mo lang mentor na kailangan kang bigyan ng advice na alam yung gusto mong mangyari sa'yo sa direction na gusto mong mangyari. Mayroon ba siyang sinasabi sa'yo na you have to improve on? Kumbaga parang you have to focus on? Si Coach Caloy? Coach Caloy. Iba-iba eh. Pero constant communication kami ni Coach Caloy on and off the court. Mali ko, he's always hard on me. Kapag nagkakamali ako sa court kasi obviously, he's potential in me. So, yung lagi lang niya sinasabi is you need to slow down the game more. Read. Yung mga reads na kailangan mong gawin, kailangan ko pag-aralan through experience and at the same time through watching multiple videos paulit-ulit hanggang makuha mo siya. I don't think Coach Caloy would do that kung wala siyang intention sa'yo. Kasi nga, may potential ka eh. Nga, sabi siyo, there's something I see from the way he's using you na eventually kayo nilalaro ng bata, kayo rin magsasakot, kayo Coach Caloy talagang verbal si Coach Caloy. Ang maganda kay Coach Caloy is lahat, hindi lang kami ni Ray, hindi lang ako. Lahat ng mga rookies na binibigyan niya ng break. Kahit ilang minutes yan, 5 minutes, 10 minutes, binibigyan niya ng break. So yun yung maganda sa kanya. Kasi nung rookie ako, binibigyan din ako ng break eh. Kahit maganda nilalaro ni James, binibigyan niya ako ng 10 to 15 minutes yan nung rookie ako. Ang laking tulong sa akin nun as a player. Na rookie ah. Kasi isipin mo, minsan nga binibigyan pa ako ng place eh. May mga rookies din namin na binibigyan ng place. Na time out para lang mag-drawing, para magbigay lang ng place. Ibigay natin dito, tira mo. Ganun siya klaseng coach. So yung kumpiyansa mo, mas lalong tumataas, di ba? Oo. Coach. Ayun. Okay na. Okay. Wala ka na? Naubusan ka? Wala na. Okay na, sige po. May ano rin ako eh. Hindi, JV, bago mag-ano, can siguro with just like, parang parting words mo lang. Baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Sa mga ball out? Kahit sino, gusto mo i-promote? Sa mga viewers natin, sa mga nanonood nito, thank you sa pagsuporta ng show ni Coach Cris, ni Sir Brian. Keep supporting them. Kung gusto niyo ng mga meat, steak, sausages, bacon, punta kayo sa Tito's Meat Depot, Facebook and IG, or go to my account. You can see the username and click on it and then order kayo. Napakasarap na steak. Nababout siya ni Kuya Ryan Aranya. Bumibili yan kahit sobrang burawat niya. Ganun kasarap yung steak niya. Takin ang nipis ng steak. Mahal-mahal ang nipis. Huwag kayong maniwala dyan. Ang asar lang yan. Pero hindi ko na video kasi talagang tuwan-tuwa siya kanina eh. So yun guys, sa mga upcoming ballers, sa mga gustong marating sa PBA or even sa college, just keep working hard. Keep doing it. You need to do it consistently every day. Mm-hmm. Every day talaga yan, non-stop yung improvement sa game. Pero at the same time, huwag niyo kakalimutan to enjoy the game. Kasi papasok yung frustrations, lahat. So just enjoy the game habang bata kayo. So yun, thank you sa papanood sa Rain or Shine fans. Sabi ni Kuya Ryan Aranya, salamat sa Rain or Shine. Salamat sa support during this pandemic sa mga boss namin, kay attorney, kay Boss Raymond Yu, kay Boss Ke,
Terike, so ayun, thank you sa support sa amin mga players, so yung mga fans namin sa PBA. Tuloy-tuloy tayo, sana makuha namin ang championship. So yun talaga yung goal namin, para makadami ulit si Kuya Ryan Aranya, para may pambili na ulit ng steak ng Ito's Meat Depot. Ayun, thank you guys. Thank you JB, sana yun nga. Ingat, mag-ingat ka diyan, mag-ingat kayong lahat, no? Alam naman natin mahirap ngayon ang ano, mahirap ngayon ang buhay. Kami ay itong tumama sa atin ni, di ba, patapos ng 2020. So, hopefully next year back to normal na tayo. New normal na tayo. Okay? Thank you ulit, JB. Ha? Thank you, coach. Thank you, Sir Brian. Thank you, JB. Brian? Yep, ikaw wala ka nang okay. Coach. So, again, sa mga ka-ball out, maraming salamat. Kasalamatan ko lang, no? Batiin ko lang yung mga aking mga kaibigan, yung mga sumusuporta sa ball out. Siyempre, yung family ko, no? Si Mads, anak ko, Migs and Tristan, si Coach Jay Salvador, si Sir Peter Lopez, si Goody, si Coach JV Villena, yung aking Gentry family, Jupran Boys, yung Jubilee family ko, no? Sarangani Marlins family, Lados, ni Sir Harold Kapuli, yung MIST Batch 83. Ayun, si, of course, si BF and Dennis Asuncion, kamusta kayo? Elite basketball team ni Sir Vice, pioneer team ni Coach Jiggs, ang 40 Snap Studio, si paring Bebs ko, kamusta ka? Itong aking sumusuporta sa akin sa sports, itong Jesus Pansiteria, itong Buboy's All Food Deliveries, at saka itong Olops, si Brother Toti Salvador. Kamusta kayo lahat? Alright. Thank you, Coach Cris. As for me, thank you to everybody for joining us for the second episode of Balling Out with Coach Cris. It was a pleasure going around memory lane with Javee Mocon, the future IC star of PBA. So with that, for our next guest, you just have to stay tuned to find out. Good night and God bless. Good night.